magkaroon ng pangilang batas. Wala akong pakialam kung hindi ako manalo. Ang mahalaga, nakapagsalita tayong mga karaniwang tao. Yan po ang importante. Nakapagsalita tayo sa sambayan ng Pilipino kung ano ang tunay na nangyayari dito sa bansa. Na alam natin kung ano ang nangyayari sa bansa. Allahu Akbar! Sa tagasan kayo, sir, na... Ako po ay pinanganak sa Batangas. Sultan Muhammad Isa po ang aking pangalan. Pero hindi po pinayagan ng COMELEC ang Sultan Muhammad Isa. Dahil daw, sir. Ano po? Dahil hindi po yun ang totoo kong pangalan. Ano nilagay niyo pangalan? Ang nilagay ko pong pangalan ay Arcega Gerald Palita. Gerald Arcega po. Wala po akong magagawa kung hindi tanggapin. Yung mga kapatid kong Muslim, inihikayat ko ang pagkakaisa nating lahat. 17 million na po ang mga Muslim sa buong Pilipinas. Hindi na po tayo minority. Kaya na po natin magluklok ng mga national leaders. Kahit Pangulo, kaya natin. Dati po akong Kristiyano. Ang hangad ko po ay pagkakaisa ng Muslim at Kristiyano. Dahil kung hindi po magkakaisa ang dalawang magkapatid na relayon, hindi po magkakaroon ng tunay na kapayapaan dito sa bansa. Wala pong mangyayari sa atin. Sa pag na-elect kayo, unang-una nyo isusulong yung death penalty para sa korap. Death penalty para sa lahat ng mga korap ng gobyerno. Ang mga manggagawa, hindi lang po lahat ng mga manggagawa, kailangan magkaroon na ng karapatan. Hindi yung puro welka lang welka. Magkaroon ng 20% man lang na pagmamayari sa lahat ng korporasyon. Lahat ng mga government-owned and controlled corporation dapat ibalik sa tao. Gagawin natin people's-owned and controlled corporation. Hindi ang gobyerno ang at hindi tayo makikiusap sa gobyerno. Dapat sila ang naniniklood sa atin. Hindi tayo dapat naglilingkod sa gobyerno. Ang gobyerno dapat ang naglilingkod sa atin. Experience na ba kayo, sir, sa public service?